Napakatahimik at napakalalim na ng gabi. Pasado alas dos na yon ng madaling araw. Himbing na himbing sa pagtulog ang isang pamilyang naninirahan sa isang simpleng tirahan sa Caloocan. Subalit ang akala nilang pahinga ay magdudulot pala ng isang matinding bangungot. Nagising si Fernand, ang tatay, nang makarinig siya ng mahihinang mga yabag paakyat sa hagdanan. Sandali pa siya nagmasid at pinakinggan mabuti ang pinagmula ng tunog. Nung una ay binaliwala niya lamang yun sa pag-aakalang guni-guni niya lamang ito. Pero nanayo ang kanyang mga balahibo nang muling makarinig ng isa pang tunog. Mas malakas na tunog kumpara sa mga yabag na narinig niya kani-kanina lamang. Tila isang bagay yun na nahulog mula sa pinagpatungan nito. Napalunok siya ng laway kasabay na nag-aalburuto niyang dibdib dahil sa sobrang kaba at takot na nararamdaman. Dahan-dahan ginising niya ang kanyang asawang si Flor. Bakit? Shhh! Hindi na pinatapos si Fernand ang kung ano man ang naisabi ng kanyang asawa. Salip ay sinenya sa niya lamang ito manahimik at maging alerto na nakuha naman nito ang nais niyang iparating. Kinusot-kusot pa nito ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagmamasid. Parang pinasok tayo, bulong ni Fernand. Makikita naman sa refleksyon ng mga mata ni Flor ang pangamba. Tinignan na mag-asawa ang kanilang tatlong inosenteng mga anak. Himbing ang mga ito sa pagtulog at wala pang alam sa realidad ng buhay at mundo. Kumuha ng pamalo si Fernand, isang kahoy na dos por dos. Kutsilo naman ang kinuha ni Flor. Panlaban nila sa anumang mangyayari sa mga oras na yun. Maya-maya pa ay may nakita silang anino ng tao na siyang lalong nagpakaba sa dalawa. Masinigpitan naman ni Fernand ang hawak niyang pamalo. Gayon din ang patalim na hawak-hawak ni Flor. Palapit na palapit ang naturang anino ng tao sa kanila at mas lalo rin sila naging alerto. Hanggang sa, "Sige, ituloy niyo yan!" Napatigil ang mag-asawa nang makita ang lalaking balot ang muka ng maskarang itim. Isang dekalibreng 45 na baril ang siya naman nakatutok sa kanila. Dahilan upang wala sila magawa kung hindi ang ibaba ang kanila mga bitbit na pamalo at patalim. O kung gusto niyo pagbabarilin ko sila. Muling pagbabanta ng lalaki na ang tinutukoy ay ang tatlo nilang mga anak. Hindi na napigilan ni Flor na maiyak. Wag! Ang sabi nito na ang boses ay nanginginig. Ano bang gusto mo? Pera? Nanginginig pang dagdag na alok ni Flor. Kahit anong gusto mo at gawin mo, huwag mo lang saktan ang mga bata. Dugtong niya habang nakatingin sa kanilang mga anak na ngayon ay himbing na himbing pa rin sa pagtulog. Tinutukan ng lalaki ng baril si Fernand. Huwag kang kikilos! Pasigaw na utos nito. Please, ano bang gusto mo? Singit naman ni Flor na ngayon ay wala nang humpay sa pagmamakaawa. Napangisi ang lalaki. Luhod! Huwag! Ang agaw eksena naman ni Fernand. Hayop ka, huwag mo ituloy kung ano mang binabalak mo sa asawa ko. Eh kung itong mga anak mo na lang kaya, bata pa pero pwede na yan. Nakangising panunokso pa ng lalaki. Huwag, huwag! Sumabat si Flor. Dahan-dahan din ay umupo siya at naluluhang lumuhod. Napangisi ang lalaki. Susunod ka naman pala eh. Sabi nito habang nakatutok ang baril kay Fernand. Huwag kang makikialam sa amin ha. Pagbabanta nito. Walang nagawa si Flor kung hindi ang sumunod sa utos ng lalaki alang-alang lamang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Mabilis na maginawa ng lalaki ang mahalay na bagay kay Flor. Walang nagawa si Fernand kundi ang umiyak sa galit. Ngunit tangi pag-iyak lamang ang nagawa ni Flor dahilan upang magalit ang lalaki. Gawin mo na! Huwag kang umiyak dyan! Muli niyang utos, subalit sa pagkakataong ito, mas malakas na ito. Labagman sa kalooban, ginawa ni Flor ang ipinag-uutos ng lalaki. Ayan, ayos ang ginagawa mo. Mahina pagmumura ng lalaki habang pinapagawa niya ang mahalay na bagay kay Flor. Para naman dinurog ang puso ni Fernand habang nakikitang binababoy ang kanyang asawa ng harap-harapan. Na magsawa na ay tumigil na rin ang lalaki at nagbanta. Hindi pa ako tapos sa inyo. Sabi nito saka mabilis na umalis. Natapos ang gabing yun na parang bangungot sa mag-asawa. Agad din nilang inireport yun sa kapulisan. Ilang linggo ang lumipas at meron na namang insidente nangyari. Meron ulit ng loob sa isang bahay.
Bagamat at hindi pa tapos ang imbestigasyon sa naunang kaso, ay meron na namang bagong kakaharapin ang kapulisan sa magkaparehong barangay. Nilooban ng isang bahay, kinuha ang mga pera at mga alahas. At ang masakla pa dito ay pinaslang panakawatan ang may-ari ng bahay. Pero lingin sa kaalaman na magnanakaw ay meron palang CCTV ang ninakawan niyang bahay. Kaya naman, mas napabilis ang pagtukoy at pagkakilanlan sa responsable sa krimen. Sa patuloy na pag-iimbestiga ay natukoy nila ang sospek at ito ay ang 42 anyos na tagaroon din sa pinangyarihan ng krimen at ito ay si Albert Legazpi. Binalaan na din ng mga otoridad ang mga residente ng naturang lugar pati na rin ang kalapit na baryo nito. Habang patuloy pa rin pinaghahanap ang sospek, pinatungan na rin ang ulo nito ng 100,000 sa kung sino man ang makapagbibigay na impormasyon sa lokasyon ng sospek. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, ang lalaking ng loob at ng baboy sa mag-asawang Fernan at Flor ay pareho lamang sa natukoy na nanloob din at pumaslang sa isang individual. Base sa tindig, taas, pangangatawan at suot na relo ay natukoy ni Fernan at ng kanyang asawa na ang nanloob sa kanila ay isang tao lang sa nanloob din sa isang bahay na nangyari nung nakarang araw lamang. Kaya naman, mas lalo pinag-iingat ang madla laban sa wanted na si Albert Legazpi. Itinaas na rin ang pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo sa sospek sa halagang 500,000 pesos mula sa 100,000 pesos lamang. Lumipas pa ang ilang mga araw at buwan, naging tahimik na ang barangay. Sa kabila ng hindi pa paghuli kay Albert Legazpi, nagkaroon na din ng kapanataga ng mga tao roon dahil sa dami ng mga naghahanap sa kanya. Sa isip nila ay paniguradong lumuwas na ito ng probinsya. Pero nagkakamali sila. Isang gabi noon, may isang grupo ng kabataang estudyante ang naglalakad sa kabaan ng daan na may humarang sa kanila. Isang lalaking hindi gaano katangkaran at may bitbit na baril. Nagsimula na manginig ang mga estudyante nang itutok ito ng lalaki sa kanila. Sabi-sabing, "Hold up ito!" Nanginginig man, ibinigay ng bawat estudyante ang kanilang mga bag, wallet at cellphone sa hold upper. At na makuha niya ng lahat, akmang tatakbo na sana siya nang hataki siya ng isang lalaking kasamahan ng grupo. Nagsuntukan ng dalawa ng ilang minuto at nagsitakbuhan naman ng iba pa. Ilang saglit pa ay umalingaw-ngaw na ang sunod-sunod na 4 na putok ng baril. Nagbalikan ng grupo sa pinangyarihan ng krimen kasama na ang mga pulis. Tumambad sa kanila ang nakabulagta at naliligo sa sariling dugo na kasamahan nilang lalaki. Wala silang nagawa kung hindi ang umiyak. Ayon sa imbestigasyon, hindi nila namukaan ang itsura ng sospek. Kaya naman, isa-isa pinakita ng pulis ang letrato ng mga wanted na maaaring responsable sa naturang karumal-dumal na krimen. Eto ba? Ipinakita ng pulis ang isang lalaking may kulay dilaw na buhok. Hindi po, sir. Eto. Hindi rin po, sir, ang sagot ng mga biktima na ang tinutukoy ay ang larawan isang lalaking may maraming tato. Eh, eto ba? Muling tanong ng pulis. Opo, sir. Yan, sir. Tandang-tanda ko po, sir. Sunod-sunod nilang sumbong. Doon ulit na pagtanto ng mga pulis na ang nang-hold up sa kanila ay walang iba kung hindi si Albert Legazpi, ang responsable sa iba pang mga krimen. Dahil sa naturang insidente, mas lalong hinigpitan ng kapulisan ang pagtugi sa sospek. Hanggang sa wakas ay nahuli na rin nila ito. Subalit ang buong akala ng otoridad, gayon din ng mga biktima, ay doon na matutuldukan ang kasong kinakaharap ni Albert Legazpi. Akala rin ng iba pang mga biktima na doon na nila makakamit ang tunay na katarungang matagal na nilang inaasam-asam. Sa loob ng bilangguan, lingid sa kaalaman ng mga gwardya na may masama palang binabalak si Albert Legazpi, kasama na ang 6 na iba pang mga bilanggo. Nang sila ay in-inspection ng gwardya, doon nila ginawa ang kanilang balak. Hinatak nila ang Noy gwardya dahil na pagbitaw nito ng armas. Binugbog nila ito at hinayaan ng humandusay sa sahig. Subalit mabuti na lamang at kaagad sila naabutan ng iba pang mga gwardya at pulis dahilan ng hindi pagtuloy ng 6 na preso sa kanilang binabalak na pagtakas. Pero si Albert Legazpi, habang nagkakagulo sa loob, ay mag-isang gumapang patungo sa bintana ng palikuran at tumalon mula sa pader. Dahilan yun kung bakit siya nagtagumpay sa pagtakas.
Ang nooy kapanatagang nararamdaman ng mga tao ay bigla na naman napalitan ng pangamba nang malaman nila nakatakas ang nooy isa sa mga most wanted sa kanilang lugar. Pinadodobli ingat din sila ng mga opisyalis at kawani ng gobyerno laban sa naturang kriminal. Dahil sa tulong ng social media, ipinaskil at ipinakalat nila ang mukha ng nakatakas na preso sa iba't ibang social media platforms. Tinaasan din ang pato nito sa ulo sa halagang 700,000 pesos. At dahil doon, hindi pa man umaabot ng linggo ay nahuli na sa wakas si Legazpi at inilipat na rin ng kulungan. Sinampa ng patong-patong na kaso si Albert Legazpi, kabilang narito ang murder, homicide, illegal possession of firearms at marami pang iba. Sa ngayon ay patuloy na nakakulong si Legazpi at nangangako ang kapulisan sa ilalim ng batas at nakatotohanan ay mabubulok ito sa bilangguan.